So yun, what's up mga dapaw, no? Welcome back sa ating channel, Aklan Flyers TV. So for today's video mga dapaw is, so yan, welcome back sa ating channel mga dapaw. Medyo matagal-tagal na rin tayong hindi nakapag-vlog. Kasi nga gawa at na, busy tayo mga dapaw, grabe. So kabilaan yung naging project natin, tsaka focus tayo sa business. So yan, yung mga ibon natin, ayan no, kakaronda lang nila. Nakapakain lang. So, yung topic natin ngayon, mga kadapaw, no? Nakita nyo sa caption, yung patuka na dapat ialis sa tag-init. Yan. So, tuturo natin yan, mga kadapaw. Tsaka yung patuka na dapat nyong pakainin sa mga warrior natin. So, ito na, yung mga alien breed natin. Tsaka yung mga young bird. So, kung gusto nyo yung malaman, mga kadapaw, tara. So yan na nga mga kadapaw, no? Ayan, no? Hingal ko sila. Yan, kakainom lang ng tubig. Saka pakain ko lang, ayan yung bird natin, no? Lumipad yan ng mga 20 minutes lang. Ayan, hingal. Ayan, no? Hingal din. Ito pa, yung bird yan. So, bakit nga ba ganyan yung mga itsura nila kahit 20 minutes lang? Dati naman, nakakaisang oras. So, ito, mga old bird to. Ito yung champion natin, no? Ayan. Champion natin yan, si Miss 58. Ayan. Maamo ito, mga kadapaw. So, grabe talaga yung init ngayon, mga kadapaw, no? So, kahit sa ating mga tao. Ayan. So, ano nga ba yung patuka na aalisin natin? So, sa topic natin ngayon yan, mga kadapaw, no? Alamin natin kung ano yung mga patuka tsaka ano yung patuka na dapat natin ibigay pagka tag-init. Kaya mga kadapaw, sasagutin na natin yan. Kasi marami sa ating nagtatanong yan. So, dito natin sasagutin sa vlog natin. Okay, so mga kadapaw, yan yung mga alien breed natin, hingal na hingal. So, ito na nga mga kadapaw, no? Ito yung young bird natin, ang ganda ng katawan mga kadapaw, bilog na bilog. Yan, no? Tsaka ang ganda nito mga kadapaw. Anak to ni ano, ni Misterio. Ang kapatid nito yung napanalunan ni EDC Look. Ayan siya. So nagdadalawang isip tayo, nilalaban o breeder na lang. So ito, nakabanding to September pa yung laro nito. Ayan o, ang ganda ng katawan mga kadapaw. Yan, tsaka pearl eye din siya mga kadapaw. Ganda. Manang-mana sa ano niya, sa kapatid niya si Misterio. Full brother ito. Mga kadapaw, Misterio line natin. So, ayan mga kadapaw, no? Yung topic natin ay about sa patuka mga kadapaw. So, ngayong tag-init, ang ginagawa ko sa mga ibo natin, pag hindi tayo nangangarera, ngayon wala tayong race, di tayo nakapaglaro. So, yung ginagawa natin ay hindi natin pinuforce fly yung mga ibon natin. Kasi nga gawang wala naman tayong karera. So, pagkakarera na, doon na lang tayo mag-force fly. Tsaka sa patuka nila, walang mix mga kadapaw. Walang ano yun, walang halong ibang patuka na patuka natin sa derby. So, regular mix lang flyer. So, sa mga nagtatanong, pagka derby na, yung inaalis natin mga kadapaw ay yung whole corn. Bakit natin aalisin yung whole corn mga kadapaw? Kasi yung whole corn, mainit yan sa katawan nila mga kadapaw. Yung whole corn na yan. So, lalo silang hihingalin dyan mga kadapaw, lalo na pagka derby. Baka tumukod yung mga ibo natin. So, tinanong tayo, ano nga ba yung pamalit sa whole corn kadapaw? Yung ginagawa ko, yung mga maliliit na butil mga kadapaw, gaya ng Milo, Millet, o White Piece. Yan, mga ganyan. Tsaka isa pa yan, yung pinaka-importante yung sorghum mga kadapaw. Tsaka safflower. Yan yung mga ano natin, mga teknikan natin pagka mainit yung panahon. Kasi pagka mainit yung panahon, tsaka lilipad yung mga ibo natin mga kadapaw, no? Mawawalan sila ng langis sa katawan. Yung tinatawag na gasolina sa katawan. So, okay na rin magbigay tayo ng munggo
o mani, yan, ganyan. Pero yung sa atin, mga dapo, yung maliliit na butil. Sa flower, pwede na rin yung white millet, Milo, o black millet, o sorghum. Yan. Sorghum talaga, mga dapo, yung importante. Kasi yung sorghum, mga dapo, source din yan ng carbohydrates. Gaya din sa whole corn. Pero yung whole corn, mga dapo, ay mainit yan sa katawan. Lalong-lalo na yung mga nag-a-apply ngayon ng barley. Yan. Yung barley, grabe yan sa pampainit sa ibon. Pampainit talaga yan, mga dapaw, sa katawan ng ibon. Yung barley, tsaka yung maize. So, yung ginagawa ko, pagka 2 days or loading na, hindi ko na binibigyan ng maize. Pagka yan, hard race, mga ganitong grabe yung init. Pero pag smash race naman, mga dapaw, yung ginagawa ko, baliktad. Baliktad yung sistema natin yan. Dinadamihan natin halos yung mais. Yan. Para magbigay rin ng sustansya, tsaka lakas, tsaka sa smash race, kakayanin nila. Yan yung mga trabaho ng patuka. Tsaka sinabi ko sa nakaraang vlog natin, na hindi kailangan ng bugbugin yung ibon natin sa gamot. Sa sustansya, sa patuka, yan. Diyan lang, mananalo na tayo pagka alam natin yung sistema ng patuka natin. Kasi dito sa Aklan, mga dapo, no, di gaya ng ibang club na sobrang layo yung karera. Dito sa Aklan, malapit lang pero matindi yung karera. Na sinasabing matindi kasi maraming kalaban, palkon, ganyan. Pero kung liliparin lang ng ibon, mga dapo, tsaka sakto yung nagiging sistema natin, sa patuka lang, sapat na, mga dapo, no? So, lahat ng binablog ko, lahat ng sistema ko, wala tayong dinadagdag, mga dapo. O binabawasan man, o kung sinasabi natin may sikreto, si kadapo, wala yung sinasabing sikreto, no? So, kung ano yung binablog natin dito, ano yung sinasabi natin dito, ay ayon lang sa mga experience natin. So, di naman tayo magsasabi na gayahin ninyo. Tsaka eksperto ako. Nasa sa inyo yun, mga dapo, kung gagayahin nyo or itadagdag nyo sa sistema nyo. Basta sa akin lang yung natutunan ko sa mga experience ko, no? So, yan, mga dapo, yung winawala natin sa patuka ay yung whole corn o mais. So, sabi nila, ang mais daw ay nagpapalakas ng balikat. Maganda yan, mga kadapaw, sa young bird. Young bird pa lang, sanayin nyo na yung ibon nyo na mais. Napapansin nyo yan pagka taglamig, tagulan, yan, mais lagi yung inahanap nila. Pero ngayong mga taginit, baka may iba dyan na kadapaw natin, comment na lang kayo sa baba kung natitira ngayon yung mga whole corn. Ayaw nilang tukain kasi nga gawang mainit yung mais sa katawan nila. Alam ng kalapati kung ano yung gagawin nila, na ano yung papatok, ano yung kakainin nila sa loob ng katawan nila. Lalong-lalo na pagka derby na tinahagi sila, mga malalayo, yan. Alam nila yan, mga dapaw. So, yan. Sana nakatulong yung vlog natin sa inyo. Tsaka sa susunod nating vlog, tutorial pa rin sa kung paano yung sistema natin sa patuka. So, ito na lang muna yung mais. Tsaka itong panahon natin na taginit. Madami kasi nagtatanong sa atin, madami na PPM na kadapaw, ano ba yung dapat natin gawin pagka taginit na? So, isa pang tips dyan, mga dapaw, no? So, ito yung basic, pinaka-basic to, alam ng lahat to. Paliguan nyo yung ibon nyo 2 times a week. Ayan. So, yung paligo na kadapaw, ano ba, loading bukas, ngayon, o mamayang mga tanghali, magpapaligo na ako para kinabukasan, fresh na sila. So, yun, mga dapaw, no? Sana magbigay yung magbigay ng kaalaman yung sinabi natin. So, sana nga. At may mga karera ngayong linggo. Good luck sa inyong lahat. Sana lahat makapagpauwi para lahat masaya. Yung mga leading dyan, no? Congrats in advance. Yan. So, sa mga hindi pa pala rin ngayon, better luck next time.
sa mga newbie pa lang na excited niya yung karera, sige lang, enjoy nyo lang, mga kadapaw, ganyan din ako. Ganyan din ako nang nagsisimula ako mga rera. So, gumigising talaga ako ng maaga, no? kahit na malayo yung karera, kahit na alas 11 pa yung datingan, alas 6, gising ka na. Ayan, baka isipin mo, baka mag-break away yung ibon mo. So, ganyan yung mga experience natin sa karera. Hindi tayo tumitigil na magkarera, mga kadapaw. Medyo busy lang nga tayo sa mga panahon ngayon. So, darating ang oras na magkakarera tayo. So, sa mga nag-chat-chat sa atin na mag-avail sila ng kalapati ni kadapaw sa linyada natin na Batista Light. So, kinilulungkot nyo ngayon, mga kadapaw, no? Wala tayong available na i-release sa inyo. Kasi gawa nga ang kinuha yung mga ibon natin. So, antay-antay lang kayo, mga kadapaw. Gagawan natin yung paraan. Magbe-breed tayo para sa inyo. Padala nyo lang yung sing-sing. Pag-usapan na lang natin yung presyo. Di naman to kamahalan. Di naman to mura. Sakto lang, mga kadapaw, no? So, yan, mga kadapaw. Maraming salamat nga sa inyong lahat. Sa mga nagsusubaybay sa mga kadapaw natin dyan sa Clan Flyers TV. So, sa Facebook page natin. Yan, Clan Flyers TV. Yan. So, supportan nyo yung ano natin, yung channel natin, YouTube channel natin, at saka Facebook page natin. So, yan mga kadapaw, maraming salamat at shoutout na rin sa mga solid nating supporter na mga kadapaw dyan. So, shoutout sa inyo lahat mga kadapaw, shoutout na rin sa club natin dito sa clan. So, unang-una, ARPS, ayan, official tayo dyan, sina Boss Parakit, Boss Box, Boss Rex Lagoon, ayan, Boss Renz, tsaka Boss Carls, ayan. So, si Boss Mong, Boss GP, ayan, Valencia. So, shoutout sa inyo lahat, sa mga hindi ko nabanggit, shoutout sa inyo mga kadapaw, tsaka sa Team ARPA, ayan, nagbabalik sila sa larangan ng pagka-arera. Akala ko, yung ARPA ay wala na. So, pinalitan nila, Team ARPA, iba na yung nagmamanage, pero ganun pa rin sila. Yan, ngayon niya yung final nila, Kalbayo, good luck sa lahat. Tsaka, maraming salamat. So, alam nyo na, God bless!